Ayan. Good morning po sa inyong lahat. May bisita po tayo ngayon dito. Sir, ano po yung pangalan niyo? Reden Apelido. Sir Reden Apelido. Sila po ay taga Hortaneta. So, si Sir Reden ay nagpabook ng RPL na 200 and then nabati ng video. Ano? Par, mamaya muna yan. Tapos ano sila, papakwento natin sa kanila kung paano sila nag-umpisa kasi very interesting. Sila ay dating namamasada. Okay, sir, i-kwento nyo. Paano kayo nagsimula? Ano sir, personal driver sir po. Okay. Kasi ano, kaya akong pangangasama sir. Kaya ako na mag-alaga ng mga ano, light looking manok. Ayun. Eh, ano naman, kita. Kaya nagtanong pa ako na matagdagan ulit sir. Ilan yung inumpisahan ninyo? Ano sir eh? 100 sir, 65 sir. Kasi sinisiyo niyo pa siya? Okay. Hindi siya RTL. Hindi pa sir. Hindi sa sisiyo. Oo. So, from sisiyo talaga, day 1 hanggang sa mag-iglog siya. Tapos, nung ano, naman ko na meron pa lang, ano sir, RTL. Kita sa pagmamanukan na pag-iglog. Sir, masaya ulit ako na madagdagan sir, kaya gumawa ulit ako sa online. Ginagdaan ko ng 100, eh, naging 200 hits na sisil yung sir na ano, knocker ko. Tapos nung ano, medyo lumalaki na rin sila yung ano. Yung additional nyo na 100? Opo sir. Tapos nung naka-order ulit ako ng 200 na sisil sir, ayun, medyo lumalaki na sila. Tapos nung nakita ko, parang ano, iba yata yung mga ano nila, paalong. Tapos sir, matulog. Lalaki yata yung mga na-order ko sa akin. So, ano sir, una, 100 mo lang sisiyo. Tapos sir, okay yun, nag-upload. Ayos pa sir. Nagdagdag kayo ng another 100. 200 sir, ano? 200 ka agad. Tapos sir. Kaya lang, yun na yung na-scam kayo. Tapos sir, lalaki lahat. Lalaki lahat. Opo, sir. Dahil nga po, yun nga, ang lalaking sisiyo na ang layer, mabilis tumubo yung kanyang palong. Opo, sir. Kumpara dun sa nauna yung biniling 100, opo, na ano, hindi matubo yung palong. Kaya dun na kayo nagtaka na lalaki, sabi yung gano'n. So which is, totoo nga, lalaki halahan. Totoo nga, lalaki talaga. So parang, ano, nanghinaya ako sa kasi, bili ko doon ay 58 siguro yun yung 58 ang isang sisi yung time na yun. Pero lalaki pala. Oo, lalaki pala. Sayang. Sayang naman lang sir. Laking bagay na ano yun, sir, mabuti ano, mabuti nung time na yun, hindi kayo pinanghinaan ng loob. Yung parang, mabuti hindi kayo nadala na, ayoko na, parang gano'n. Hindi naman sir, kasi ano eh, abang yung mga RTL ko nangingitlog, parang na may yung loob ko na ma-challenge na ano, matagtagan ulit. Mm. Kaya kinaliwala ko yung mga ano, 200 na lalaki na order. Wala na, hindi nyo na nabawi yung pera nyo? Wala na sir, natawagan ko nun pero wala, hindi ko makumpa. Mm. Siya rin yung nagbigay nung unang 100? Iba sir. Iba? Iba, iba sir. Okay. So mahirap po talaga kapag online. Yung sa online, lalo na pag hindi natin kilala. So tapos sir, anong sumunod doon? Bumili ulit kayo ng sisiyo? Hindi na sir. Anong ginawa niyo doon sa 200 na lalaki? Daan-daan kong naiding ko sir yung pangkarne o pangkatay. Pangkatay na. Tapos sumunod? RTL na lang sir yung binili ko. Pero sa online din. Okay naman. Ayos naman sir yung hanggang sa paano niyo ako ano na kita sa ano sir nag-search ako sa mga ano YouTube na panood ko yung mga vlog ni sir na ano so okay yata kung ano kayong mga
mag-a, subukan ko ng ano, makabili doon, baka sakaling ano, mga ano ako doon, tao ano, kaya na-chat ako sa may, ano, sa messenger, yung ano, Mang Mags na FB page. Okay, sir. Ayun. Sir, nung matanong ko lang para rin sa kaalaman ng mga viewers natin na talagang ano, yung nung kung ikukumpara niyo yung kumbaga yung sitwasyon niyo noon, yung namamasada kayo at saka yung sitwasyon niyo ngayon, paano ang ito pagkakaiba ba? Nung namamasada kayo at saka ngayon may ano na? Laki sa rin pagkakaiba ba? Kasi nung namamasada ako, pahirap pa yung ano sir eh, pamamasada. At nung ano, nagkaroon na ako ng alagay na ano, RP, medyo umanda din nung ano, kita ko doon. Kaya sabi ko, mas maganda tong ano, RPM. Kaya ito, dadagdagan ko naman ng ano, RPM para mas malaki yung income na sa paso. Sa ngayon, ilan yung RPM nyo? 200 na higit sa ano, nasa yung andon. Plus yung parating nyo na 200 na lang. Sa May 30 ko kayo na inop ano. So, ano na. So, ibig sabihin sir, medyo gumanda na yung ano. Okay sir, nakakatulong ako sa ano. Sa ako nga. Matapantayin ko pa rin kasi matapantayin ano eh. Ilan na bang ano, supling nyo? Dalawa sir, 12 years old yung isa. Tapos yung isa, mga 12 years old din. Dapat lalaki at babae? Lalaki. Ah, okay. Magana pa yung mic ko. So, sa ngayon sir, ano, may oras na kayong tumulong kay Mrs. Opo sir. Maglaba, magluto. Opo sir. So, ano, hindi kagaya nun sir na magtapan ng nasa bayan. Bugbog. Bugbog sa ano. Okay. Ano sa bayan, baryo. Bayan, baryo. Pagka, ano, mga pagkili. Kita darating sa bahay, hindi ka tulong sa asawa. Magkano naman, alibawa, sa araw-araw na pamamasada nyo, anong oras ko nag-umpisa? Mga alas 7, gano'n. Nang umaga? Opo, sir. Tapos, diretso yan? Diretso, sir. Hanggang alas 7 ng gabi? Opo, sir. Mananghalian na lang. Kung, ano. Uwi kayo para mananghalian? Opo, sir. Sa gano'n, sir, dyan sa inyo, mga magkano rin ang tiyo? Yung ano sir, 300, kung maka-300 ka ng maghapon sir, ayos na yun. Ano yung 300? Malinis na yun? Malinis na sir. Na ikawas nyo na yung gasolina. Opo sir. Tapos yung sarili nyo ba yung resiko? Oo. Kasi si Sir Bru pala, ano, dati po siyang nag-OFW. Isa po silang, ano, saan po ka lang? Saudi? Saudi sir. Sa Saudi. Ay, ilang taon din kayong, ano? Korea sir. Korea. Kaya nakapag-ipon din kayo ng, ano, binambilin ng resiko. So, sa ngayon, talagang nagustuhan niyo yung RPM. Kasi ganda, malalang masyadong sa kagalaan ng RPM sa mamasada na lang sa pag-uwi sa bali. Saka yung ito kasing ano natin, pipe logging manok, ang kita natin ay araw-araw. Opo sa araw-araw na nagkita. So, ano ko yung RPL niya ay sa May 30. May 30 ko yung ano yung deliver. Pero ano pala sir, dahil nga sa video sabay-sabay kayo sa May 30, maaring, yun ay nasabi ko na rin sa mga nabnang vlog, baka maaga-aga kong i-deliver. Pero, yung kakainin naman nila hanggang sa May 30, ipapadala ko. Siguro po, pwedeng one week earlier para mag-start na po ako mag-deliver. Papadala ko po yung kakainin nila hanggang sa May 30. Tsaka ano naman na yan, 14 weeks yung mga manok natin, kompleto na yung kanilang bakuna. So wala na pong problema. So sir, ano yung maipapayo ninyo sa mga gustong magsimula? At pagtiyagaan lang muna yung mga ano kahit kukunti muna yung alagaan natin at place
Kaya ang importante dyan sir yung kapagsimulan. Kasi pag nasimulan, sunod-sunod na yan. Lalo na dahil nakikita din natin na may kita, di ba? So, kanina ko, nung habang pagdating nila nagkwentuhan kami, nakwento nila na dati silang namamasada. So, parang na-amaze ako, kaya sabi ko, kinuha ko yung kanilang approval kung pwedeng i-vlog namin. So, pumayag naman si Sir Ruben. And para kahit papano, yung mga kababayan natin na ano, walang hanap buhay, ganyan, ma-inspire naman sila na ano, makapagsimula. Maski konti lang, yun yung palagi kong sinasabi. Yan. So, isang example, si Sir Ruben. Kasi sir, hindi ko lang alam kung napadod yung vlog sa akin ni Agribusiness. Yung sabi ko nga, yung RTL tapos kontra sa namamasada, di ba? Opo, sir. Napadod yun. Sili pa, doon sa may namamasada. Ulit-ulit kong pinapanood yun. So, nung time na yon namamasada pa talaga kayo nun? Okay. Yun palagi yun. Kasi pag bibili ka ngayon ng tricycle, magkano? Parang 60,000. 60,000. Sa sidecar. So parang iba pa yung pangkita. So parang yung puhunan mo pa lang pambili ng tricycle, siguro kaya niya nang bumili ng 200 na RTL, ano? So tapos kapag titignan natin yung kita, mas maganda pa yung kita dito sa ano. Mas maganda talaga. So, marami ka pang oras na ano. May oras pa sa pamilya. So, ano, thank you sir sa tiwala niyo sir. Sana po nagustuhan niyo yung ating video ngayong araw tungkol sa kwento ni Sir Ruben Apellido na taga Urdaneta, Pangasinan. So, kami po pala ay andito sa gawaan natin ng mga battery cages. Yan. Dito po yan sa likod ng ating restaurant. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan, inyong kamanuhan, walang iba kundi si Mang Mags na nagsasabi na mabuhay po tayong lahat at God bless. Thank you po, thank you.